Upon lahat, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa'y sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko
sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid. Nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglalaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawan namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin ito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila'y tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali. Pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan, hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo.
Tumutulong siya sa nasisip hayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man. Sa tulong ng poon, agad maiibsan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisip hayo. Kukupkupin siya ng lubus-lubusan. Kahit isang butoy, hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napas kukupkup, siyang mag-iingat. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisip hayo. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya. At siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas, sapagkat hindi pa niya oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Kapag gumagawa ka ng tama, mga kapatid, marami ang ayaw sa iyo at marami ang nagnanais sa iyong pagbagsak ng iyong kapahamakan. Mga kapatid, tayo na naman ay Biyernes
araw ng ating pagpapasalamat, araw ng ating pagbibigay parangal sa ating mahal na Poon dahil sa kanyang sobrang pagmamahal para sa atin, kahit paman na tayo ay hindi deserve sa kanyang pagmamahal, mga kapatid. Alalahanin din natin, mga kapatid, na sa araw na ito, tayo rin ay inanyayahan ng ating simbahan na mag-ayuno. Iwas-iwas sa taba, sa karne, sa paggastos ng labis-labis. Wala mo ng thanks God, it's Friday. Pero honestly, tuwing Biyernes, TGIF talaga, mga kapatid, dahil sa ating mahal na Poon, ang nagkatawang taong pagmamahal ng Diyos para sa kanyang mga nilikha, para sa buong sangkatauhan. Ang ating Panginoon, mga kapatid, ay malapit sa mga makatarungan, sa mga taong nalulumbay dahil sa kanilang patuloy ng paggawa ng kung ano ang makatarungan. Yan ang ninanais na ipaabot at ipaalala sa atin, mga kapatid, sa ating mga pagbasa ngayon. Sabi sa ating salmo, kung ang makatarungan ay umiiyak, humihingi ng tulong, narinig sila ng Panginoon at sa kanilang pagdadalamhati, sila ay hahanguin ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo na mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, narinig natin kung paanong marami ang nagnanais na patayin ang ating mahal na Poon, mga kapatid, dahil sampal siya sa kanila. Ang pagiging makatarungan ng ating mahal na Poon ay sumisiwalat sa kasamaan ng mga nagkukunwaring banal. Pero kahit paman, hindi siya natatakot sa banta ng kanyang buhay, mga kapatid. Sekreto man siyang pumaroon sa Jerusalem para sa isang mahalagang kapyestahan, ang kapyestahan ng tabernakulo o kapyestahan ng mga tulda o ang sukot. Pero pagdating niya doon, walang takot naman siyang nagbabahagi sa mabuting balita. Ang mga Hudyo, mga kapatid, ay merong tatlong mahalagang kapyestahan na kung saan sila ay inaanyayahang pumunta sa templo ng Jerusalem. Bukod dito sa kapyestahan ng mga tulda, ang dalawa pa ay yung tinatawag na Passover Feast at ang Pentecostes, mga kapatid, 50 days pagkatapos ng Passover. At dito sa kapyestahan ng mga tabernakulo, bilang isang tapat na Hudyo, ang ating mahal na Poon ay nagpunta. At dahil nakita niya ang pangangailangan na marinig ng mga Hudyo ang mabuting balita ng Panginoong Diyos Ama, ang pagmamahal ng Panginoong Diyos para sa kanila, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na ipamalita ang pagmamahal ng Diyos para sa kanila. Mga kapatid, gaya ng ating mahal na Poon, tayo ay tinawag ng ating Panginoong Diyos Ama para ipamalita ang magandang balita ng pagmamahal ng Diyos para sa lahat, lalo na sa mga nauuhaw sa pagmamahal ng Diyos. Sa gitna ng mga paghihirap na nararanasan ng ating mga kapatid, kailangan nilang mapaalalahanan na sila ay sobrang minamahal ng ating Panginoong Diyos. Para maisabuhay natin ang ating misyon, mga kapatid, kailangan din natin ng lakas na makukuha lamang natin in our knowledge, sa ating pagkakaalam na tayo ay pinadala ng Panginoong Diyos, na tayo ay nandito para iparamdam natin ang pagmamahal ng Diyos
para sa mga kapatid nating nangangapa sa kadiliman ng pagkakasala, sa kadiliman ng kanilang kahirapan. At mga kapatid, hindi ito magugustuhan ng mga taong nakakabenepisyo sa paghihirap ng iba. Ayaw nilang mabago ang sistemang naging impyerno para sa marami nating mga kapatid. Kasi natatakot sila, mga kapatid, na mawawala ang kanilang kayamanan, ang kanilang impluwensya, ang kanilang kapangyarihan. Pero mga kapatid, huwag kayong matakot. Kayo ay pinadala ng Panginoong Diyos para ipamalita ang kanyang pagmamahal para sa lahat. Sa pagpatuloy natin sa ating banal na Eukaristiya, mga kapatid, ipagdasal natin ang ating mga kapatid na mga OFW na lumikas sa ating bayan, pumiling maging malayo sa kanilang mga pamilya para sa kanilang pagnanais na mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Para rin sa ating mga kababaihan na mga kapatid na patuloy na nakakaranas ng diskriminasyon at lalo na ang mga naging biktima ng pang-aabuso. At para sa ating mga kapatid na lumalaban at tumutulong sa mga biktima ng pang-aabuso, ang mga human rights workers and development workers na nakakaranas din mismo ng patuloy na panggigipit, harassment at ano pang mga uring karahasan dahil sa kanilang pagnanais na manindigan sa kung ano ang tama. Ipagdasal natin sila, mga kapatid, na hari nawa sila ay patuloy na gabayan, protektahan at bigyan ng lakas ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno na magpatuloy sa kanilang napaka-importanting misyon sa pagtatayo ng makatarungan at mapayapang kaharian ng Diyos. Hari nawa. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga kasapi ng simbahan, naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ng Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa pamamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ng Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya, naway manampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga may sakit at mga dukha naway maranasan ang nagpapagaling at mapagmahal na presensya ng Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa katahimikan ng ating mga puso, dalhin natin sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga personal na kahilingan at ang mga panalangin ng mga kapatid nating humihingi ng pagdadasal sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang magpakasakit para sa amin.
Loobin mo na sa pamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya nawang magpagindapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo. Sa pamagitan ni Jesu-Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesu-Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Silohod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ang ating mahal na Poong Hesus Nazareno, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang buhay.
Paalaala sa mga nagsisimba, patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
ko. Panalangin at least ang nakakapit. Ito. Panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Magsiluhod po ang lahat. Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus na butihin at katamis-tamisan. At ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat, habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus na butihin. Mga kamay ko at paay pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko ay sa masid ay mabibilang. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.